Hello, magandang 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 hapon sa inyong lahat. Mic test tayo, naririnig niyo ba ako? Kumusta naman kayo, guys? Ngayon lang ulit ako nakapag-live. Sobrang busy last week. May mga guesting at saka may mga speaker tayo last week. So, this week, tayo na muna. Okay, hintay lang tayo ng mga viewers. Hi, Alvi. Good afternoon. Okay, sa mga kaka-tune in lang, don't forget to join our community pages. BA Jardinera. Guide to Urban Gardening and Plant Plastic to Planter Movement. Okay. Sobrang init ngayon, no? Nakakaawa yung mga halaman natin ngayon. Grabe, nagla-lag. Dala pa ng init yung lag. Okay, wait lang tayo sa ating mga viewers. So today, didiscuss natin ang importance of good soil and konting discussion, then hands-on tayo sa transplanting and mixing ng soil.
Ginawa ko tong episode na to kasi ang dami nagtatanong about sa ano nga ba ang magandang soil. So, pag nagsisend sila ng mga photos, nakita ko medyo mabato yung soil nila or dry. Parang kulang sa pagka-moist. Tsaka kulang sa drainage. So, yun ang i-discuss natin today. Ayan, siguro mag-start tayo in 5 minutes. Then, Q&A tayo after ng discussion at konting hands-on. Tuloy-tuloy na tayo sa question and answer. Okay, sana hindi mag-lag mamaya. Okay. Hi, good afternoon sa mga kaka-tune in lang. Discussion muna tayo, then hands-on. Yan, salamat nga pala kay Tito Ray Aquino sa pagpapadala ng curry tree. Siya ang aming supplier ng garden supply dito sa Pilar Village. Yan. Bigay siya ng curry tree. Masarap to pang luto. Thank you, Tito Ray. Shout out din kay Miss Max. Binigyan ako ng tanglad. Oh, solid. Saga dito rin siya sa village namin. Ang motto natin ngayon is sharing is caring. Ayan. So, sige, start tayo in 3 minutes. Good afternoon, Miss Joe. Present si Tita Ter. Thank you sa panonood today. Discussion muna tayo then. Daho na tayo sa hands-on ng pagmimix ng soil at pagtatransplant ng seedlings. So, today may mga seedling ako dito na slow bolter lettuce, chayisim, tsaka peanuts. Peanut seedlings. Okay, start na siguro tayo para tuloy-tuloy na tayo. Dito muna tayo po sa discussion. What's the importance of soil? Sa ating episode 5 or of Gardening for Dummies, we will discuss about the importance of good soil. Ano nga ba ang role nito sa ating pag-garden, sa ating pagtatanim, at ang hands-on din, paano mag-mix ng soil tsaka mag-transplant ng seedlings. And then after the discussion and hands-on, doon na tayo sa question and answer. Ang favorite part ng ating mga taga-nood today. Okay, start tayo sa importance of good soil. Okay, so ano nga ba ang importance ng good soil? So, syempre, ang soil is our life support system. Syempre, saan ba nanggagaling ang ating food? Mainly our food, syempre, from vegetables, di ba? So, dyan natin kinukuha yung mga kinakain natin sa pang-araw-araw. So, ito ang ating life support system. Soils provide anchorage for roots, hold water, and nutrients. So, ang magandang soil ay may magandang tawag dito.
pag-hold ng water. Yung pag hinawakan mo, pag pinisamo siya ng ganyan, nag-aabsorb siya ng water. Hindi parang sobrang buhaghag or sobrang bato-bato. Ang magandang soil ay may magandang drainage, may magandang anchorage ng roots and nutrients. Ayun. Soils are home to myriad microorganisms that fix nitrogen and decompose organic matters. So, syempre yung soil, binabahayan niya ng mga microorganisms, mga insekto, beneficial or microorganisms, bulate, iba't ibang insekto. Ayun. Sa kahit mga masasamang insekto, binabahayan yan. So, magandang healthy ang soil natin para puro good microorganisms lang yun asa nakatira dyan sa loob. Okay? We build on soil as well as with it and in it. Okay, providing a healthy soil to your plants can make a big difference. Totoo yan. Sabi nga nila, the plant. Okay, good drainage is key. Magandang drainage ng ating soil. Siyempre, maganda rin yung halaman natin. So, didiscuss ko lang yung personal soil mix ko. Ito yung na-try ko na at ginagamit ko na for halos a year. Kung wala kang mahanap na fertile potting mix, you can mix your soil. So, kung meron kang garden soil dyan, nakatabi lang, at alam mo, hindi siya ganun kataba, you can mix it with other components like carbonized rice hull or inuling na ipa, vermicast or bulate manure. Yan. Specifically, red wigglers and African night crawlers. Then, meron ding cocoquire. Kung wala ka niyan, ang mahalaga dyan is carbonized rice hull and cocoquire. Kahit isa lang dyan, pwede na. Kung wala ka mahanap na ibang supplier or saan ka makakuha. Ang pagwala talaga, yung dalawang yung CRH sa cocoquire, pwedeng-pwede naman ng garden soil at vermicast. And kung may ipa, yung hindi inuling na ipa, yung fresh, hindi naman fresh, parang pinatuyo yung ipa lang yan. So yan, 1 to 1 part ratio lang. So 1 part garden soil, like 1 cup garden soil, 1 cup carbonized rice hull, 1 cup vermicast, and 1 cup cocoquire. Maganda dito, gaganda yung drainage niya kasi hindi siya pure na soil, hindi siya pure na mabigat. So, meron tayong pang buffer tulad ng CRH at cocoquire. Yan ang kahalagahan yan. Tapos yung vermicast is pataba naman. Pwede rin naman compost kung meron kayong compost. Okay, good soil plus regular feeding equals healthy plant. Totoo yan. Ang pag-feed ng soil, kailangan ito ay regular kasi kung hindi ito regular, baliwala. Kung may every week, edi every week kayo mag-feed ng soil, every Sunday or kung kailan kayo pwede. Pinakamagandang day mag-feed ng soil, gabi or hapon. Kasi sa umaga ngayon, napakainit. Baka matuyo lang yung ating mga ilalagay tulad ng mga vermicast or ibang fertilizer na available sa inyo. So ako, advocate ako ng organic gardening. So, ang ginagamit kong mga fertilizer ay organic. Ito ay yung mga ginagawa natin tulad ng fermented plant juice, fermented fruit juice, kalpos, yan, mga liquid foliar fertilizer. Yan ang aking mga fertilizers. Okay, remember, feed the soil, not the plant. Hindi halaman ng ating i-feed, hindi yung mismong stem niya o leaves.
maliban kung foliar fertilizers sa ano talaga yan, sa stomata ng leaves natin ini-spray. So, kung may mga fertilizer kayo tulad ng vermicast, sa lupa natin syempre yan ilalagay sa paligid ng halaman, hindi sa mismong halaman, okay? So, yan. Good soil mix plus regular feeding equals healthy plant. Don't forget that. Sige, sa mga kakanood lang, review ko lang yung personal mix. Para maganda ang drainage, kailangan may garden soil, carbonized rice hull, vermicast, or cocofire. Importance ng good soil is a life support system, syempre. Diyan lang gagaling ang ating mga pagkain. Okay, transplanting seedlings. Discuss ko muna bago tayo mag-hands-on. Ito, sa pagka-transplant ng ating seedlings, syempre, pe-prepare mo muna yung pot. May lupa na yan. Tulad nung soil mix natin kanina, kung nakagawa ka na nun, or meron kang potting mix, or loam soil mix, feel free to use that. Prepare your pots. Get a bowl of water full of your seedlings. So, dito sa bowl of water, para ito sa mga, yung magkakadikit na seedlings mo, syempre, yung roots niyan magkakadikit na. Ang hirap maghiwa-hiwala yan. So, gamit ka ng bowl of water, tapos pull off mo yung seedlings mo, tapos i-dip mo doon, if dikit-dikit ang roots. Place the seedlings to its new pot or planter. So, ito yung gusto ko makita nyo kung paanong trick, tip ang pwede nyong gawin sa magkakadikit na roots, na root bound na ilalim kasi natuwa ka sa paglalagay ng seeds. Eh. Kahit ako, minsan nilalagay ko 5 sa isang slot. Eh. So, tumubo sila lahat. Ang hassle, di ba? Kasi hindi mo sila mapaghiwa-hiwalay. So, ang tawag sa process na to ay thinning. Thinning, okay. Yan, get a bowl of water. Lagay mo siya doon hanggang maghiwa-hiwalay yung roots ng ating seedlings. Tapos, ayun. Basta, minsan nagkakaroon ng transplant shock yung mga seedlings natin pag nalipat kasi napuputol yung roots. Yun ang inyong iiwasan. Kasi pag naputol roots niyan, wala na yung support system para sa plant. Yan ang kanilang veins. Siyempre, pag sa tao, naputol ang isang vein mo. Delikado, di ba? So, ganun din sa halaman. Be careful with the roots. Okay? Kailan nga ba pinaka-okay mag-transplant ng seedlings? Marami nagtatanong yan sa akin. So, nasa sa inyo yan eh. Nasa halaman nyo mismo kasi hindi pare-parehas ng seeds. Not all seeds are equal. Iba-iba yan. May mga quality seeds, may mga saktong seeds lang. So, sa pag-o-observe nyo yan, tuturuan ko lang kayo paano mag-observe ng tamang pagtingin kung kailan itatransplant ang inyong mga seedlings. Okay, so dito sa picture, ano yan? Bush sitaw. Sobrang bilis niya mag-grow. As in, first day pa lang may kita mo nagka-crack na. Hintay ka ng 1 week, medyo malaki na siya dyan. Ito, 5 days pa lang yata to. Pero sige, ituturo ko sa inyo paano makita ang true leaves. Ayan. So, discuss ko lang na mabilisan para maintindihan nyo. Ang seed, syempre pag tinanim mo yan, at may water, yan ang mahalaga eh. Air and water, mag-i-sprout yan. Lalagay mo sa soil. Kita nyo dun sa top left, umalis na seed lang siya, di ba? Tapos nag-root. Pagka-root niya, di ba may root siya sa ilalim, sa soil, so maghahanap na siya ng araw. So, syempre, unang mag-i-sprout dyan is yung cotyledons. Ang cotyledons ay tinatawag ring seed leaves. Ito yung unang leaves na may kita mo pag sprout ng seed. Lahat ng seed yan. Wala pa yata akong nakita na walang cotyledon eh. Kasi yan yung parang blanket niya pag baby pa siya. Lampin niya. Yan yung unang lalabas. Yun ang cotyledons. Don't be mistaken na true leaves sila.
kasi halos ng lahat ng seed leaves magkakaparehas ng itsura, lalo na sa mga leafy greens, pare-parehas itsura ng cotyledons niya. So kung ayaw mo sabihin na cotyledons kasi sobrang sayan, parang hindi layman's term, no, di rin naman ako agriculturist, isa lang din akong urban gardener. Mas gusto ko silang tawagin na seed leaves. Seed leaves, di ba? Mas simple. So, dalawang seed leaves lang yan may kita nyo. Yung tutubo sa gitna niyan ay true leaves na ang tawag. Yan ang tinuturo ko sa iba pa nagtatanong sila, kailan nga ba pwede ito i-transplant? Ganyan. So, sinasabi ko, pag may two sets of true leaves na or one set of true leaves na medyo malaki-laki. So, ayan, yun nasa gitnang nakikita nyo, true leaves yan. Yan ang totoo niyang dahon, true leaves. So, hindi mo siya pwede i-transplant hanggat hindi yan lumalabas. May chance na mamatay yung halaman mo. Pag tin-transplant mo lang siya, na lumabas lang yung seed leaves. Pero may mga exceptions ako dyan. Tulad ng, kita ko ulit ah, yung itong beans. Hindi ko masyadong nakita yung ano niya eh, cotyledons niya. Hindi ko sure kung yung nasa baba ba, na puti, or yung nasa taas. Okay. So, pag ganyan nakataas yung tanim nyo, ang dami ng roots niyan sa ilalim. Parang nag-root bound na yan. So, lipat nyo na. Pag ganyan nakataas ah. Sa mga leafy greens, hindi naman siya tataas ng ganyan, tulad ng beans, ilipat nyo na pag may true leaves na. Okay? So, inuulit ko, not all seeds are equal. So, be sure na i-observe nyo siya. Okay? Observe nyo lang. Okay, so tapos naman yung ano natin, yung ating discussion. Punta na tayo sa hands-on. Ang pinakahintay na lahat, ang hands-on, okay? So, ayan, kumusta naman kayo? Ang init, no? Ayun. Hands-on tayo, guys. So, mag-mix muna tayo ng soil. Okay, mix muna tayo soil para mabilis. So, meron ako ditong soil. Garden soil. Simpleng garden soil lang. Okay? Katabi ko yan. Pakita ko muna lahat ng ating ingredients. Okay, meron din tayong CRH. Inuling na ipa. Sa mga hindi nakakaalam, CRH stands for carbonized rice hull. Ipa, inuling na ipa. Pwede rin hindi siya inuling kung walang available sa inyo. Meron din ako ditong coco pit galing kay Mom's Garden, Tita Terry, kapitbahay namin siya. Sa kanya ako bumili. Okay, coco pit. At siyempre, ang pinakamahalaga sa lahat ay vermicast. Ito ang laki. So, ito. Galing kay Miss Elaine sa Moonwalk, yung pinost ko dati na nagbebenta ng vermicast sa amin. Tapos yung portion ng kanyang kikitain, dino-donate na sa church nila. So, for charity rin siya. Ayan. Pinadala niya ako ng vermicast. Salamat ng marami. Okay, so papakita ko lang itsura. Kung saan kayo pwede mag-transplant ng seedling. Pwede sa ganito. Ito, talong to eh. Pero ilipat ko pa to pag lumaki-laki na siya. Parang ito lang yung kanyang crib. Di mo siya pwede palakarin agad eh. No? Di mo siya pwede ilagay agad sa lupa. So, kasi sobrang init ngayon, baka malanta. So dito ko muna siya nilagay hanggang lumaki-laki siya at maging strong. Tawag din dito ay seedling hardening. Pag papalakas ng stem ng inyong mga seedlings. Okay, so meron akong apat na ingredients today na available. So, papaghalu-haluin lang natin siya. Equal parts. Tigo one part. Kaya two parts kung ilang gusto nyo. Equal parts lang. So, meron ako dito soil. Okay.
haluin lang natin yan ng soil. Soil, then carbonized rice hull. Mix it all together. Okay. Equal parts. So, ito, naayos ko na yung kung gano'n siya marami kanina. Ito, vermicast. And then, last one is cocopeat. Equal parts. Pag wala kayong mahanap na cocopeat, pwede namang soil at ano lang, vermicast. Ito, pampaganda ng drainage kasi itong cocopeat eh. Tsaka yung rice hull. Ang rice hull, may nitrogen din siya. So, maganda. All in all, maganda siya. So, halu-haluin nyo lang yan. Siyempre, dapat maganda yung pagkahalo. May pagmamahal. Haluin nyo lang ng haluin hanggang maging mix na talaga siya. Ayan. So, syempre, ang unti nito, lalagay ko lang muna siya sa maliit na pot. Kung nanood kayo ng Earth Day, gumawa kami ng yan ito, self-watering planter. Inspired by Don Bustamante ng UCOG, Urban Organic Urban Container Organic, basta yun, gardening. Meron siyang page, saka YouTube. Search siya. Don Bustamante. Okay? Ayan, self-watering. So, kung gusto niyo gumawa nito, panoorin niyo yung Earth Day special ko. And dun yan. Ayan, so lalagay mo lang dyan. Lahat naman tayo marunong magkanim, so kayang-kaya niyo sumunod. Lagay niyo lang yung inyong mga soil. Good mix of soil is very important. Sipin niyo kung soil niyo na to na puro bato-bato. Siyempre hindi makaka ano diyan ng makakalusot diyan ng roots. Eh kung ganito kaganda yung soil mix nyo, maganda ang drainage, buhaghag, gustong-gusto yan ng halaman. Okay, so, giligan nyo ulit. So, ito, nilagyan ko na siya ng tubig sa ilalim. Di ba, ang ganda? Self-watering, pagtamad ka magdilig. Pag naubos lang, mukha lang magdilig. Ayan. Siyempre, paglipat nyo, lagyan nyo ng water. Paglipat nyo ng soil para moist. Tignan nyo, gano'ng kaganda. Ganda dapat kaganda yung good, yung mix ng soil nyo. Buhaghag. Hindi siya yung pag inipit mong ganyan, magiging bato. Kailangan buhaghag. Okay, important yan, guys. Sobrang importante. Sobrang importante ng soil. Bago kayo magtanim, mag-alaga muna kayo ng maayos na soil. Okay? Yan ang mahalaga. Promise. Ayan, so kunin ko lang ang aking mga siblings. Yeah. Diba, ang dami. So, pakilala ko lang sila. Itong part na to, slow bolter lettuce. Ayan. So, gamit ko, ni-recycle ko tong kutsara galing sa Jollibee yata ito. Let's recycle para hindi tayo magtapon lang sa ating mga landfills ng plastic. So, this part, chayisin, nabasa ko sa internet para rin pala siyang pak choy, mustasa, tsaka pet chay. So, yan, chayisin. So, kung makikita nyo, what is a... Ito na rin pala gamit ko pang bungkal ah. Ay, ito KFC oh. Shout out. Okay.
Kung nahilig kayo kanina sa discussion natin, nakikita nyo ba to? Labo eh, no? Yan, yan. So, discussion natin kanina, siguro alam niyo na kung alin dyan yung seed leaves tsaka yung true leaves, di ba? Kung nag-pay kayo ng attention. So, ulitin ko lang. Ito ay seed leaves, yung dalawang yan. Labo ah, ng picture. Video. Ayaw mag-zoom in. Okay. Pero okay na yan. Seed leaves, dalawang ito. Yung unang mag-i-sprout galing sa seed. Yung gitna, yung true leaves natin. Ayan na. Mini chiasm. Diba? So, ito, pwede na to ilipat kasi may seed leaves na siya. Wag na wag na wag na wag kayo maglilipat na walang seed leaf. Ay, na walang true leaves. Okay? Big no-no. Mamamatay yung halaman nyo. Hindi yung mamamatay. Swertihan lang. Kasi minsan isipin nyo, saan kaya ako nagkamali sa pagkatanim? So, be observant sa lahat ng ginagawa nyo sa pagkatanim. Yan ang mahalaga. Okay? So, ito, pwede na ito ilipat. So, medyo natuto na ako. Hindi na ako masyadong nag-oversprinkle ng seeds. Tigi-isa na lang talaga sila. Kasi ang hirap maghiwa-hiwalay eh. So, kanina, sinabi ko, kung magkakadikit yung mga seedlings nyo, gamit kayo ng tubig, ng bowl of water. Tapos baba nyo doon, tapos buhahiwalay nyo yung, ano. Okay? So, ito, lipat na natin. Dito sa ating pots. So, simpleng-simpleng-simple, butasin nyo. Butasin nyo to. Limang butasin, diinan nyo lang ang kamay nyo. Magkaroon ng maliit na butas. Then, pag magka-transplant kayo, huwag nyo hawakan yung roots. Mahalaga yung roots natin. Hawakan nyo siya dito. Diba? Parang magic lang. Ganyan dapat. Yung roots yan. Huwag nyo hawakan yung roots. Ganito lang yung paghawak. So, ayan. Yung finger nyo, dapat sakto siya dito sa leaves. So, para pag tinusok yung ganyan, sakto siya sa soil. So, pag nag-transplant ka, syempre kung leggy yung halaman, yung seedling mo, huwag mo ita-transplant na leggy pa rin siya. Ibaon mo yung pagka-leggy niya. Tago mo yung pagka-leggy niya. Ayan. Hindi na siya leggy. Ano ba ang dahilan ba't nagle-leggy ang plants? Kulang sa araw. O, diba? Ganyan dapat yung itsura niya. Yung leaves lang yung nakalitaw sa soil. Remember that. Okay, so yan. Diligan na natin siya. Huwag nyo kalimutan diligan. Mahalaga naman pag-delay. Yan. So, itong soil natin, may good mix ng pataba, may good mix ng good pagpaganda ng drainage. Yan ang mahalaga. At saka soil, simpleng soil. Yan, so i-update ko kayo kung ano nangyari dito in the next few days. So sige, transplant pa tayo para maalala nyo. So meron ako inanda ditong pot na may soil na. Siyempre, bago ka mag-transplant, don't forget to moist the soil. Siyempre, para mas madali mag-transplant. Don't forget to moist the soil. Lagi niyang tatandaan. Okay? So, pag na-moist niyo na, tusok-tusokin niyo lang. Tusokin niyo, butasan niyo yung soil. Kung saan niyo plano ilagay yung ano, yung seedling niyo. Ayan, so meron ako dito ang apat. Kung nakikita nyo, apat. Apat na butas. So, maglalagay ako dyan ng chiasm. Ito kasing slow bolter lettuce ko. Ilalagay ko ito sa hydroponics. Mas mabilis siya dun eh. So, yung ano ko nga pala, hindi ko na-discuss ah. Itong aking growing medium sa aking seedling tray ay pure vermicast. Ayan ulit.
Hawakan nyo siya sa taas, hindi sa, hindi sa roots. Butasan nyo kung gano'ng kalalim nyo. Ganyan, kung ganyan kalalim yung gusto nyo, butasan nyo. Para lusot nyo lang siyang ganyan. Transplant lang tayo. Kaya vermicast yung ginamit ko kasi last time nag-session ako ng ano, seedlings, paano mag-start ng seedlings. So, nag-experiment kami, vermicast, halong vermicast, pure soil, pure cocopeat, mga ganyan. So, ang pinaka-okay is yung pure vermicast. Ang dami, siya ang nanalo. Parang 8 out of 8 holes, tumubo siya. So, from now on, from that point on, pure vermicast na ako pag seedlings. Tapos, edi, hindi mo na siya kailangan patabain pa. At least, sure ka na natutubo siya. Diba? May natutunan tayo sa ating mga live. Kahit ako, may natutunan. Lahat tayo natututo. So, dito na ako mag-uugas ng kamay. May mga daliri. Para tipid na rin sa tubig. Ayan. So, diligan nyo lang. Kasi maingit ngayon. Talagang magdidilig ka lagi. Okay? So, yan na siya. Update ko kayo kung anong mangyari dito in the future days. Okay? So, tabi na natin. Ngayon lang kasimple. Simple yung simple. Magka-transplant din pala ako ng napaka-isa dito. Transplant tayo ng peanuts. Yan ang aking ano today. Sobrang achieve ako dito sa peanuts na to. Nakuha ko tong idea na to sa pagkatanim ng peanuts kay Green Fingers PH. Check nyo siya sa Facebook. Ayan. Ang daming peanuts. So, ilipat natin siya dito. Parehas lang lagyan yung water. Gano'n kaya kalaki yung ano nito? Roots. Wow! Ang daming roots. Amazing. Daming roots, oh. Peanuts. Alam nyo itong peanuts. Galing lang to sa... Yung peanuts na may shell, syempre. Hindi pa luto. Nalagay nyo lang sa... Syempre, yung peanuts mismo, tanggalin nyo sa shell. Ilagay nyo sa wet tissue. Tapos, ziplock. Yan na, after ilang days, ayan na siya. Diba, ang galing. Pag yan lumaki, andito yung mga peanuts, oh, sa ilalim. So, lipat na natin siya dito. Siguro dalawa lagay ko dito. Para tipid. Kasi kung isa, parang sobrang sayang. Yan, ganoon lang kasimple. Pagta-transplant, oh, lubog mo lang yung roots. So simple. Itong growing medium ko dito sa mga peanuts, simpleng potting mix lang. Hindi naman siya ganun kahirap i-germinate. Dali lang. Kailangan nyo lang i-wet tissue muna. Wow, ang ganda ng roots. Amazing roots, oh. Kayang-kaya nyo ito gawin, guys. First time ko nga ito gawin, eh. Tuwa, oh. Laki ng roots. So, kung magluto kayo man, eh, magtira kayo ng mga 5 piraso. 5 pirasong shell. Tapos, tanggalin nyo siya sa shell. Yeah. Mamaya na tayo mag-question and answer. Ha? Hindi ko kasi makita masyado yung mga comments. Mamaya, focus natin yun. Wow, ang ganda. Amazing. Natuwa ako dito. Ha? So, dalawa lang nilagay ko sa isang 5 inches tall na container. Ayan siya. Dalawa lang nilagay ko kasi naisip ko pag lumaki siya. Tapos sa ilalim, may mga peanuts. So, kailangan niya ng malaki-laking space. Okay, ang ganda. Exciting. So, dito sa mga nasa seedling tray ko, wala pa akong mapaglipatan. Hanapan ko pa sila ng pwesto.
Okay, dilig-diligan nyo. Amazing. Natuwa ako sa peanuts, promise. Kasi di mo na kailangan bumili ng seeds eh. Ito na mismo, yung peanuts na mismo. Okay, so simpleng-simple. Ang daling gawin. Ayan. Hay, tapos rin. Natapos na ano yung magka-transplant. Minsan, pag nagka-transplant ako, maabot ako hanggang mga 7 kasi ang dami kong tina-transplant. Tsaka, syempre, ine-enjoy mo. Hindi mo mapansin yung oras. Ayun, so sa next na episode, siguro tuturo ko sa inyo yung pagpropagate ng mga halaman. So, na-try ko pa lang naman ipropagate mint, tsaka basil. Yan ang lagi kong pinopropagate kasi kailangan nila ng pruning lagi sila, regular pruning. So, okay, let's go to Q&A. Sana may natutunan kayo sa akin today. Q&A tayo, guys. Ayan, Q&A. Favorite part ng ating mga viewers. Okay, sige, i-post nyo na yung inyong mga questions. Hanap lang ako ng basahan kasi sobrang dumi dito. I'll be back. Back. Post your questions habang pwede ako mag-answer. Okay. Talagang pinanood niyo ako magpunas. Teka, hanapin ko yung mga questions niyo. Hindi tayo. Magsimula tayo sa pinakataas. Okay. I-show ko yung mga questions dito para makita niyo lahat. Wait lang ah. Ayan, kay Carlos Zamora. Ayan. Miss Bea. Parang MMK yan. Miss Bea, sorry, gano'ng kalaki dapat yung true leaves bago lipat? Depende. Siguro pag kasing laki na siya nung seed leaves natin, pwede mo na siya ilipat. Pag magkasing laki na sila. Okay. Pag kasing laki na ng seed leaves, make it lipat na. Sabi ni Kuya Richard. Shout out pala kay Kuya Richard. Manood kayo sa YouTube Chassis TV. Hey, Bea, ginagawang higaan ng maliit na daga yung petchay ko. Anong gagawin ko? Maliit pa yung petchay ko. Mag-hold ka ng meeting sa mga daga. Sabihin mo sa kanila. Huwag sila pumunta sa inyong garden. Hindi, joke lang. Siyempre sa mga daga, kailangan mo dyan ng rock humin. Pinaka-okay din is maglagay ka ng net sa gilid o kaya wag mo sila ilagay sa hig. Lagay mo sa mas mataas na part, hindi nila maabot. Kalaban niyang mga daga. Mag-alaga na lang kayo ng pusa.
question from Kuya Richard. Ang dami ng pechay ko, kaso dikit-dikit sila. Pwede bang putulin ko na lang yung iba para hindi makapag-agawan sa halaman? Nakita ko yung post mo, Kuya Richard. Magkakadikit nga sila. Nakalimutan ko lang mag-comment dun. Kailangan isa lang per pot. Mag-aagawan yan. Tsaka baka hindi sila lumaki lahat. Okay, scrolling through your comments. Ayan. Question ni Kyrie. How deep ang container kailangan para sa peanuts? So, kanina gumamit ako ng 5 inches deep na container. So, nakita ko kasi sa YouTube yung mga peanuts nila. Medyo ganito kataas yung leaves. Tapos sa ilalim, mga ganito kataba. Ganyan. Ganyan kataba, ganyan kataas yung leaves. So, naisip ko, pwede na siguro 5 inches. Minimum. Minimum ah. Madam Bea, nagbibenta ka ba ng lupa? Naku, hindi ako nagbibenta ngayon eh. Yung supplier ko, personal supplier ko ah, galing pa kasing Quezon eh. So gusto ko umorder ng marami sa kanila para i-share din sa inyo. Maganda talaga yung lupa nila kasi fertile. Alam mo yung kokopit na gamit nila? Parang sa loob may mga beetles, yung mga uod na kinakain. So yung pupo nun, parang vermicast na rin or mas maganda pa. Kaya maganda siya. Talagang tuwan-tuwa ako eh, no? Naubos ko na kasi yung lupa ko na yun. So, naghihintay pa ako ng delivery sa after ng lockdown. Galing Quezon pa kasi, gumaka Quezon. Promise, maganda yung lupa nila. Halos 2 years ko nang ginagamit. Naghihintay rin ako eh. Sabi ni Miss Melissa, pwede ba kami dumaan ni Sina dyan? Pwede-pwede naman. Kaso naka-live ako today, baka hindi ko kayo maasikaso agad. Yeah, hanap pa tayong mga questions. Sabi ni Kuya Richard, pwede ba sabay-sabay tayong pagpunta kay La Bea? Uy, bawal. Bawal ang gathering. Kita-kita lang tayo sa online world. Pag may delivery na ng lupa dito sa amin, sabihin ko kayong lahat. Pero I think kailangan ko gumawa ng separate page for that kasi ayoko magbenta sa page ko. Pure advocacy lang talaga siya para makatulong sa inyo. Hindi siya ma-misconcept na nagbebenta. Okay, sabi ni Ms. Melissa, kukuha kami ulit ng soil kay Sir Ray. Ubus na yung 120 kilograms namin. Grabe, ang dami ng 120 kilograms yun. Naubos na yun agad. Parang farm na yan ah. Okay, ito may questions na galing kay Jane. Show natin. Pinaaarawan po ba ang seedlings and pwede po ba i-reuse ang vermicast sa ginamit na seedlings? Pinaaarawan, yes. Ako, pinaarawan ko yung seedlings ko pag hapon kasi pag tanghali, ang init eh. Pag di mo siya pinaarawan, magiging leggy siya tsaka baka mamatay. Napansin ko lang, mas mabilis siya lumaki pag pinapaarawan mo. Pero syempre, huwag mo siya iwan. 1 to 2 hours lang a day siguro or 3 hours pag hindi masyadong mainit. Pwede rin sa umaga, umagang-umaga, siguro mga 6. 6 to 8. Yan, paarawan mo siya. Mahalaga na pinapaarawan ng ating siblings. And pwede ba i-reuse yung vermicast? Pwede, pwede. Talagang naghahanap na kayo ng mga lupa ah. Ako nga, wala na rin ako lupa eh. Nagmimix na lang ako ng lupa galing sa garden shop. Yung mabatong lupa. Tapos lalagyan ko ng vermicast tsaka ng CRH. Ayun. Wala eh, sobrang hassle ngayon. Nakakaiyak na nga eh. Namimiss ko na yung lupa ko. Lupa ako galing Quezon. Teka, mag-scroll lang ako ng mga questions para. Okay. Sabi ni Kuya Richard, naawa daw doon sa mga petchay na magkakadikit. Naawa siya patayin. Kailangan mo i-sacrifice yung iba para lumaki yung iba.
Gano'ng kalaki true leaves? Ano, sagot ko na yan. Bea, yung pluternate na binigay mo, need ko na ata i-transfer sa bigger part. Ang bilis tumaki. True. Sobrang bilis niya lumaki. Pwede nga siya i-direct sowing eh. Ayun. May naalala ko comment kanina. Sabi, ano daw pagkakaiba ng direct sowing tsaka sa yung pagsusow sa tray. So, on direct sowing, ginagawa yan ng mga farmers natin. Siyempre, wala naman silang time parang sa atin dito na bibili pa ng seedling tray, tapos tumuha na papalakihin. Pero depende yan. Sa mga green leafy vegetables, sinisidling tray talaga natin siya kasi pag dinirect sowing mo yan, kakainin niya ng ibon kasi maliliit yan eh. Tsaka kailangan mo siya palakihin bago mo siya i-transplant. Sa direct sowing naman, pwede dyan yung mga mabibilis lumaki tulad ng beans, tulad ng okra, talong, hindi ko sure kasi kadalasan ng mga solanaceous na family, wow, di ba, social. Solanaceous. Dati hindi ko alam yung mga family na yan, pero kinalaunan, natutunan ko rin sila. Tuturo ko yan sa inyo in time. Okay? Mga solanaceous na family, kadalasan yan yung mga pare-pares yung buto. Alam niyo yung pare-pares yung buto? Pare-pares yung itsura, tulad ng kamatis, talong, bell pepper, o yung peppers. Di ba parang manipis sila na seeds, tas flat, pare-pares yung itsura. Yan, nilalagay mo na yan sa seedling tray. Pag hindi sila din yung direct sowing. Okay, back to questions. Pwede po ba pure compost soil gamitin as medium for potting and applicable din po sa ornamental plants ang soil mix na ginawa mo today? Yes, applicable din siya sa ornamental plants. Kung pure compost soil, be sure na hindi siya mainit. Pagkatanggal mo sa compost bin mo, pakiramdaman mo muna, dapat malamig siya. Kasi kung mainit yan, nasa process pa siya ng pagde-decompose. Okay? Tulad nung na-discuss natin dati, nasa, basta mahaba yan, di ko na iuungkat. Yung compost soil, kung gagamit ka, pwede, basta malamig, basta hindi mainit. Pwede rin yan sa ornamental plants. Pasmado daw si Kuya Richard, kaya hindi niya mapaghiwa-hiwalay. Lagyan mo na lang sa tubig. O kaya kung nandun na siya, putulin mo na lang. Okay, daming questions. Isa-isahin natin, ha. Dahan-dahan lang. Tanong ni Angelica Ongko, kapag microgreens po na tinanim using sa tissue, pwede po ba yung ilipat sa soil? Hindi na. Doon mo na siya papalakihin. Kasi pag nilipat mo yan sa soil, baka maging ano yan, halaman talaga siya. Microgreens yan, yung mga maliliit na seedling yan eh, yan yung microgreens. Papa, ililegi mo talaga siya para makain mo. Ginagamit nga lang yan pang garnish eh. Sabi ni Kuya Richard. Anong gagawin ko sa mga dagang maliliit higaan? Okay, nasagot ko na yan. Okay, dahan-dahan lang tayo sa questions. Nag-scroll ako. Ayan. Pag sa peanut na itatanim, ano po ba equivalent ng recycle bottle na pwede gamitin? Okay, so siguro pwede ang 1 gallon, 6 liters. 5 to 6 liters like this. Pwede yan. Basta yung taas, 5 inches pataas. Yan ang gagawin nyo. Tsaka malapad. Pasabay po ako ng lupa. Update ko kayo guys pag may lupa na. Gawan ko yan ng ibang page kasi ayoko isama dito sa aking advocacy page. Thank you for the session. Okay, salamat din sa pakikinig. Sabi ni Miss Doty. Yung sinigaan dry leaves ihalo sa garden soil? Pwede rin. Pwede. Halo mo sa garden soil yan. Parang compost din yan. May lupa daw nilalanggam. Baka matamis yung lupa.
Guys, bisita kayo sa Chassis TV page. Andun yung picture ni Libea. Pwedeng-pwede mag-artista. Wala. First interview ko nga sa DCMM eh. After 2 days, nagsara walang niya. Hindi na nasundan. Okay lang. Na-try niyo na po ba mag-plant ng dragon fruit? Hindi pa, pero binigyan ako ng isang ka-group namin dito sa pilar ng dragon fruit na yung ganun, kayo niya siya kahaba, tapos may roots na. Tatry ko siya palakihin. Nakakatulong. Katulong din. Hey, last 2 questions na pala ito. Kala ko mahaba pa. Tanong ni Carlos Zamora. Miss Bea, nag-seedlings kasi ako ng carrots. Ayos ba yun o dapat rekta? Dapat rekta sa lupa ang carrots. Kasi root crop siya. Ano ba yun? May lamok. Rekta sa lupa. Direct sowing ang carrots. Saan po location nyo? 3 lupa sa QC. Wala eh. Malayo kami sa QC. Las Piñas ako. Las Piñas. Okay, natapos na yung mga questions. Nakakatuwa. Ang daming questions. Okay. Kung may question kayo, drop in lang. In 4 minutes, I'll go offline na kasi mag 1 hour na tayo. Tanong ni Kuya Richard. Anong oras dapat mag-dilig? Okay. Madaling araw. Ako gawain ko yan. Madaling araw ako nagdidilig. Bago matulog. Kasi 3 a.m. ako natutulog. Didilig ako bago matulog. Mga 2:30. Para kinabukasan, hindi siya ganun kainit. Ayun. Okay. Plug ko lang aking mga groups. Facebook groups. Kung gusto nyo sumali sa mga community natin, maraming mga magagaling din dyan sa groups natin. BA Jardinera, Guide to Urban Gardening, and Plastic to Planter Movement. So, itong BA Jardinera, ito ay group ng mga jardineros and jardineras na may isang advocacy tulad ng pag-garden with urban setting at organic. Ito namang Plastic to Planter, hindi ko pa siya nalo-launch, so nag-iipon pa ako ng lakas para i-launch to. Ito yung mga movement na paggawa ng mga plastic planter galing sa recycled bottles. And then, naisip ko kasi pwede siya ibigay sa iba na walang mga mabilhan ng mga planter. Parang may tagagawa, tapos may tagabigay, may tagagamit. Ganyan. Parang cycle lang siya. Circular economy. Ayun. So, next session natin, I think pwede ako magturo about propagation. Propagating your plants. Shout out pala sa kay Kuya Ray, kay Tito Ray, na nagbigay sa akin ng curry tree today. So amazing. Sabi ni Kuya Richard, pwede ba kita ma-interview pag biskita ko dyan? Sure. Basta maganda yung kuha mo sa akin. Pag harvest po ng leafy greens, pwede po ba ulit gamitin agad yung soil? Pwede. Basta keep it moist, tsaka dagdagan mo lang ng pataba. Tanong ni Sir Archie. Hi, Miss Bea. Tanong ko lang po kung pwedeng ihalo ang soil ng abo ng ihawan ng aming bahay. Feeling ko hindi siya maganda. Kasi baka bahayan ng mga insekto. Hindi magandang insekto. Huwag siguro. Kasi may oil yun eh. Kalaban ng lupa ay oil. Kasi oil and water repels each other. So, kung dinilagan mo yun, kung may oil yung abo ngayon, edi pangit siya sa lupa. Okay. Tanong Ulpa,
Na-try niya na po ba bokashi na ginawa niya? Ha? Na-try, nag-try po ako bokashi. Ginawa niyo na ba siya? Yes, meron akong bokashi. Matagal na ako nagpo-bokashi. Last year pa. Nagamit ko na yung compost. Konti. Kasi feeling ko mainit pa siya. Kasi di ba after mo ipikel sa bokashi yun, lilipat mo na siya sa compost bin. Parang pinabilis mo lang yung process ng pagko-compost. In 3 months time ang normal na compost, naging 1 month lang. Kasi for 2 weeks, ipipikel mo yung bokashi mo. For 2 weeks, ilalagay mo sa compost bin. Ayan, maraming salamat, Miss Angelica. Madami daw siyang tutunan today. Thank you sa panonood, sa pakikinig. Kita-kits ulit tayo sa susunod nating videos. Okay, last 1 minute na ako guys kasi 1 hour na tayo. Nililimit ko lang ngayon ng ating mga video ng 1 hour. Miss Bea, yun pong pechay ko hindi lumalaki, parang 3 inches lang. Kailangan kong makita yan kung ano itsura niya. Send mo sa akin yung picture sa page ko. And we can talk there. Kasi parang pagda-diagnose yan ng halaman eh. So, kailangan mo nang makita. Kailangan ko malaman yung history niya. Yan. Willing naman ako tumulong, syempre. Yan ang ating advocacy, tulong. Ngayong crisis, we help each other. Okay, so kailangan ko na magpaalam, guys. Naka 1 hour and 2 minutes na tayo. Sa ating susunod na episode ay tungkol sa propagating. Ihahanda ko yan. Okay, so salamat sa panonood today. Maraming salamat sa pagsuporta sa aking advocacy. At syempre, maraming salamat rin sa mga nagbigay ng oras. Maraming salamat ulit. Till next time. Bye-bye.